Tuloy-tuloy pa rin ang pagsuporta ng ating pamahalaan sa mga dating rebelde na mula sa Nueva Ecija na binigyan ng iba't ibang tulong pangkabuhayan. Alamin ang kabuang detalye na ihatid sa atin ni Jonah Reyes. Patuloy ang 84th Victorious Battalion 7th Infantry Kaugnay Division sa pagtulong sa mga former rebels. Patunay nito ay ang 14 na nagbalik loob na tumanggap ng livelihood starter kit na nagkakahalagang 11,000 piso bawat isa mula sa Department of Trade and Industry. Ang mga dating rebelde ay nagmula sa San Jose City at Caranglan, Nueva Ecija, ang muling napabilang sa programang pangkabuhayan sa pagbangon at ginhawa ng DTI. Lubos ang pasasalamat ng former rebel na si Roberto Idelponso sa kasundaluhan at DTI dahil ito ay malaking tulong dagdag sa kanilang pangkabuhayan. Ako po yung lubos na pasasalamat po sa ating tulong, sa ating gobyerno, lalo-lalot po sa ating kasundaluhan na 84th IB. At sila po ay walang sawang tumutulong lalo-lalot sa DTI po. Maraming salamat po. Ayon kay Maria Odessa Manzano, OIC Division Chief, Business Development Division ng DTI, ang mga benepisyaryo ay ang mga kababayan na higit na nangangailangan at nakapasa sa screening ng lokal na pamahalaan at DTI katuwang ang Barangay Council. Nakasuporta din ng punong lungsod ng San Jose City na si Mayor Mario Salvador sa naturong aktibidad na kanyang dinaluhan. Kaugnay ng nasabing awarding of kits, ang mga benepisyaryo ay sumailalim rin sa Enterprise Development Training ng DTI, pinangunahan ni Marilu A. Santos, Senior Trade Industry Development Specialist ng DTI, ang pagtuturo kung paano pagsisimula at pangangasiwa ng negosyo. Naniniwala ang Executive Officer ng 84th IB na si Major Judy M. Valera na magiging matagumpay ang pagkabuhayan at natanggap ng mga nagbalik loob sa pamahalaan. Mandato mo naman namin ay panatilihin, no, ang seguridad ng ating bayan at sana po magiging matagumpay po, no, pangkabuhayan. Pinuri ni Major General Andrew D. Costello, Commander 7ID, ang mga programang inilalaan para sa mga dating rebelde sa tulong ng mga ahensya ng gobyerno para sa pagpapanatili ng kapayapaan. Laging bukas ang hanay ng kasundaluhan sa mga nais magbalik loob sa gobyerno at nakahandang umalalay sa kanila tungo sa ganap na pagbabagong buhay. Mula dito sa San Jose City, Nueva Ecija, para sa Amyanan Reports, ako si Jonah Reyes, nag-uulat para sa Kapayapaan at Kaunlaran. Sa lupa, sandata ang lakas sa ilaw.